5 lang, no? Na, so, gagawa tayo ng breakfast ko. Gusto ko kasi yung breakfast ko ngayon, yung ramen kasi. Gusto, gusto ko yun. So, gagawa tayo ng ramen. Ito yung ramen na, ano, na binili ko. Ito siya. Manchin black noodles. Manhang siya. Super hanghang. Ito kasi nakita ko ata kay... Nanood kasi ako ng Madam Kilay. Idol ko yung vlog niya. Ano, kumain siya. Mahilig siya ng ano, yung noodles na manghang. Kumain sila. Manghang. So, naglalaway ako noon. So, kasi yung sa akin yung ramen. Wala kasi akong nakita ng noodles kasi ubos na ata. Dahil, ano dito, panic buying. So, ito lang yung nakita ko, yung ramen. So, lulutuin ko siya pero gagawin ko siyang, ano, specially. lagyan ko siya ng mga kung ano-ano na masasarap. Kasi nung nasa barako ako dati, Korean yung principal ramen. Dami talagang ramen dyan. Daming mga bacon, ano, mga mushroom, mga patay dyan, celery, mga gulay-gulay yung nilalagay ko. So, ano sa akin, kung ano lang makikita ko, sarap. So, meron tayong, ano, meron tayong bacon. Ayan pa pala yung damisa na gawa ko. Bacon, tsaka, may vegetable and eggs, na carrots. Carrots. Labas ko na lang para makita niyo. Mga 2 eggs yung lalagay ko dito. And then, carrots. Malamig. Bacon ka lang muna. Asa ito? Wala akong mushroom. Maganda sana pag may mushroom to. Masarap. Tsaka may... Ano? Yung... Ano ba yung sarap ng gulay? Kalimutan ko. Celery bit. Yung ganito. Masarap kasi ito yung ganitong gulay. Yan yung green. So, sa akin, yung... ano, yung ano natin ihalo ko sa ramen ay ano, 2 itlog tsaka of course carrots and this one lettuce tsaka ano, baka yung ito baka meat ng cube beef and then bacon. Maganda sana pag mayroong mushroom, masarap yun. Tsaka ganito, yung pepper, lagyan ko siya ng pepper at tsaka yun lang, pepper. So, gagawin na natin. First ang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng baka. Papalambutin natin yun. 3 hours yun. So, matagal-taga, mga alas 12, kakainin ko na siya. Bali yung breakfast ko pala, mag-bread na lang ako, or bagels, tsaka lagyan ko lang ng bacon or eggs. So, maybe ito na pala yung lunch ko, lulutuin ko, lunch ko na lang siya. Papakulo tayo ng baka. Gusto kong malambot na malambot siya. So, 3 hours yun or 2 hours and a half. Yung pagpapalambot ng baka. Huwag na siyang lagyan ng kung ano. Maganda sa, ipapakulo mo siya. May, what is this called? Onions. May onions siya. Kaso lang half na onions ko, gagamitin ko pa yun sa ano eh.
Kasi yung onions dito, may na kinuha kasi ni ano eh, Papa Loves. So, ano lang tayo. Baka lang. Pakuluan natin, baka lang bibig. Maganda sana pag may onions yan para may lasa. Or it's ito na lang pala. Pepper. Pagyan ko siya. Papakuluan ko siya. Ilagyan na natin sa medium heat. Kikita. Medium heat lang siya. Medium heat. Papakulo tayo ng ano. Baka. Ilagyan natin ito. Ilagyan ko siya ng paper. Ayun lang. Hayaan lang natin ito lumambot. Hanggang lumambot. Mga 3 hours yan lalambot na yan. Or 2 and a half. A few moments later. Guys, tanggalin natin yung mga dugo. Yung mga dumi-dumi ng baka. Sa gilid. Tapon natin yun. Yan, natapon ko na iba. Kasi yung sabaw nito, yung stock ng beef, itong gagamitin natin sabaw ng ramen. Yan, dadagan lang natin yan ng tubig na wala. Huwag lang eh. Mamaya pag malambot na siya, pwede naman dagdagan. Tapanan natin. Guys, dagdagan ko siya ng tubig, no? Yung idadagdag na pala ng init na tubig. Ah, maraming yung itaradag na tubig, yung mainit. Para hindi mag-iba yung temperature ng ano, pagpapakulo. So, yung tubig namin dito, yung posit namin, hating konti. So, ayan, usok siya. Mainit naman siya. So, ito, idadagdag ko. Dyan. Kasi, may ano siya. Makunti na yung tubig niya. So, dadagdagan natin. Tuloy lang pagpapakulo. Maganda din po pag meron kayong magic sarap. Lagyan niyo po. Mas masarap din. Habang nagpapakulo tayo. Pero pag normal lang, ano lang, paper or di kaya onions. Iiwan na tayo ng carrots. Kasi, ano, malapit na ano na siya, 11:10. So, malapit na yan. Malapit na mag-club. So, ang gagawin pala natin, bago pala tayo guys mag-prepare ng ano, ng mga lulutuin natin, kailangan naghugas talaga ng kamay. Tsaka, yung mga binibili natin sa mga grocery or market na mga ano, hinugasan. Yan. Hinugasan, tsaka ilagay sa ziplock. Yung ginagawa, hinugas, nilalagay sa ziplock. Para walang bacteria or virus, no? So, magsisimula na po ako mag-cut ng carrots. Malinis yung kamay ko, nagugasan ba? Dipindisin nyo, no, kung gagawin yung design sa akin simple lang. Yung sa eggs nyo, depende din kung dalawang eggs kasi. Kung gusto nyo, i-boil nyo yung isa at saka ihalo nyo yung isa. Sa akin, ihalo ko yung isa. Tapos pag malapit na maluto, yung isa, ibila ko lang. Tapos maluluto lang siya sa stick. Hintayin na lang natin yung bubble. Mga
ano, 11 ano siya, simula pa siya ng 10. So, magtatapos tayo yan ng 12. Mga 11:30, dagdagan ko pa siya ng tubig, no, para sa, ano, sa, maraming, para ma, gusto ko kasi maraming sabaw. Tapos, dagdagan, agan kayo yung paper. Sorry. Hours later. About 11:30, dinagdagan ko siya ng tubig. Bali, I already added him about 11:30. About, so, mga tatlong ganito na nadagdag natin. Pick up. So, malapit na maging 12. So, pag malapit na maging 12, ihulog na lang natin ito, yung carrots. Ganda sana pag may ganito tayo. Sarap lang. Thousands of tears later. Guys, 12 na. So, bali, 2.5 ko lang siya pinakuluan, no? About 2 hours, nilagay ko yung, ano, dinagdagan ko siya ng 2 cup na warm water. Bali, 3 cup of water na yung dinagdag na natin dito. Yung ganitong cup. Pero itong ginamit ko yung una, pero sa mga tansya ko kanina, yung una kong dinagdag, 1 cup din mga dito. Bali, 3 cups, no? Tapos yung pagdagdag ko ng ano, about 11:30, yung 2 hours na yon, 11:30, na nilagay ko yung ano, yung carrots na. I-add ko na rin yung carrots. So, 30 minutes. Mula siya ulit na. So, 2.5 or 3 hours ng pagkakalambot. Mula siya. Ayan na po. So, napaisip pala ako, guys. Nalagyan ko siya ng... Dadagdag ko sa ingredients yung, ano, garlic powder. Yung konti lang kasi parang napapasarap ata ito. Kunti lang siya. Kunti lang. Yan na. Kunti lang. Maano kasi yung amoy. Alam mo yung bok choy. Parang ganun. And then, sa vegetable ko pala, di ba meron akong ganito? Nakalimutan ko, meron pala akong ano dito. Ganito, parang pizza. Mas masarap ito eh, pag ganitong gamitin. So, gagamitin ko na siya. Kasi ano, nabubulok na siya. Pero pwede pa oh. Ito lang yung nabulok. So, naluto ata. Pero malinis. Gagamitin ko na siya. Yung kulay pala, huli na pala yung nilalagay pag malapit na maluto. So, ang gagawin natin ay, ano, lalagay na natin yung noodles. Check nyo, papakita ko sa inyo na malambot na yung, ano, tutusok nyo lang po. Yung, ano, yan, ang lambot na talaga. Talagang hindi ka na mahihirapan. Kahit walang isip, pwede nyo nang nguyain. Lunok na agad. So, lalagay na natin na, ito yung Shane Black Noodles. So, ano yan? Lalagyan na natin. Yan. Lagyan na natin siya. So,
Mamaya na yung sisi mo sa bumi. Ramen noodles. Yung nakita ko kayo madami sila, ano yan, canton siya, hindi siya noodles. May ramen din nakita ko, pero yung naano ako dun sa canton. So, alam ko kasi sa bar ko, yung mga ramen, pwede mo rin gawin canton. Pero, ang ginawa ko ngayon, ramen. Gusto kong ramen. Next time na yung canton. Sa canton, ang pagluto nito, ano, mag-isa ka lang ng, ano, nung next bar ko kasi ako, anim na ganito o limang ganitong kailangan pag gumawa ka ng ganito na ganito. Kakaiba yung lutuan dun sa bar ko, eh. Parang flat lang siya. Tapos, wala nang adjust-adjust pa na medium heat yung ano, kasi hindi naman namin alam kung medium heat ba yung ina-adjust namin kasi kakaiba dun. So, limang ganito, tapos binibiyak-biyak lang namin, sa malaking kawa, gisa lang muna namin yung ano, yung bawang, no? Yung meron siya, di ba, ano, oil, tsaka, ano, tsaka toyo. Ilagay na lahat yun. Pagkatapos ng gisa ng bawang, ilagay na lahat yun. Wala nang tubig-tubig. Oops, wait, mawas. Ilagay lang yung lahat, tapos ano mo lang, kayod lang ng kayod hanggang lumabot. Huwag mo nang lagyan siya ng ano, ng tubig. Lalambutin, maluluto lang yun. Tapos lilagyan mo lang yung mga seasoning niya, yung mushroom or something like that. Kung ano-ano man dun. Masarap siya. Gawin mo siyang canton. Masarap din siya. But now, I'm going to make this ramen. Special ramen. Tignan natin maluto. Pag lumambot na talaga yung noodles, saka natin lalagay yung mga ganito-ganito niya. No? Meron na pala siyang ano, powder onion. Pero okay lang, konti lang naman nalagay ko. Kasi yung sa bar ko, ano, pulay-pula, yung pulang ganito, yung rami yun. Maraming klase kasi ito eh. Ayan. Hintayin lang natin yung parang maluto na to. Yung parang ano siya. So, after this pala, habang kumukulo siya, no? Lagyan na natin yung, ano, yung bacon. Lagyan na natin yung bacon. Mga brown crackers. Pwede natin. Yung mga ganyan karami, pwede lagyan mo na lang. Tatlong piraso lang. Medyong hit lang tayo ah. Maganda sana pag may mushroom tayo, no? Saka, ano? Sorry. Bakit yung ganitong, ano, masarap yan? So, hintay lang tayo. Yan, parang, ano siya, no? Makikita mo yung luto na si Nidels. Hindi na yan, parang pati kanina. Luto na.
ihulog na natin yung, i-add na natin yung mga seasoning niya, no? Kung gusto nyo super hanghang pa, lagyan nyo na lang ng sili, mas masarap din. So, pag masyadong ano siya sa tubig, no, dagdagan nyo lang pag gusto nyo pang dagdagan ng tubig, no. Pag gusto nyo yung lamyan yung masabaw, dagdagan nyo lang. Pag naano yung tubig nyo, lumiliit ba? Ano ba yun sa tagal? Ayan. Pero dagdagan ko na lang siya mamaya. So, pwede na rin natin ihulog yung unang itlog. Ihulog natin yung unang itlog. First egg. Yan, ihalo natin. Ihalo. Itlog guys, nalo patatapos yan, ilagay na rin natin yung ating gulay. Magasan ko na ito, tanggalin lang natin yung mga ano. Yung mga gulay-gulay ilagay natin din na yun. Boss na. Nilagay ko na lahat. Ay, sorry. Ay, puno. Napuno yung ano ko. Napuno. Daming gulay. Napuno. Dagdag lang ako ng kunting tubig, guys. Kasi parang... Nasa sa inyo na yun. Sa ating dagdagan ko. Kasi parang... Gusto ko kasi masabaw. So, katay ng tatay na. Problema ng tatay na ang tigas. Ayan.
beneran pecel. Oke, slice ko muna. Pangit yung dip ng pusi. Paano ba ito puno? Magtutubig pala ito yung pechay. So, paano ba ito? Sige lang. Kaya ba? Tapanin natin guys para ma ano yung pecha. Maluto siya. Punoy. Kunting tubig lang yung nilagay ko. Kasi yung pecha pala, yung gulay, magtutubig din pala. So, pahalo ko pala guys. Hindi kaya. Ay, parang hindi. Kaya, parang wala nang wala nang space. So, ano gagawin ko? Ano gagawin natin pag wala nang space? So, ilalagay ko sa medium low, guys. Para hindi na... Ano natin yung marami. Puno pa rin. Dapat mas malaking lalagay. Pwede ba yung transfer? Ayan. So, ganito. Masyadong maliit yung lagayan ko pala. Pero mga, ano yan, magtutubig ko yung mga gulay. Nasa medium low ako. So, ilagay na lang natin yung, ano, itlog. Pwede na rin, magpito ko ng itlog lagay mo. Pwede din yun. So, sa akin, no. Kailangan magtubig kasi yung gulay. Bigyan natin. Parang napalpak ako. Tapunan natin yung basura. Kaya to. Huwag kong susuko. Ayan. Nakakaroon na siya ng space kasi yung, ano na, yung gulay. Malambot siya ng, ano, nagiging tubig. Kunting space. Pero hindi ko na siya mahalo. Ito yung nahalo ko naman ito eh, kanina. Bago ko nilagay yung gulay. Pwede naman kulay halo dito ng ganyan. Yan, tama-tama lang pala guys. Feel ko tama lang. Basta lagay mo lang siya sa medium low. Para hindi, ano, para hindi umawas na. Ito yung sabakaw, yung may tabak. Hintay lang.
obseso ko, hindi palpakyan kaya yun. So guys, tignan nyo. Nag-ano siya, nagkaroon na ng space. Yan, nagkaroon siya ng space. So, pag ganyan, tapos na. Tapos na nga. Yan. Ang paglagay pa lang ng isang itlog, ano, naalala ko, ilagay mo siya sa, ano, no, sa mangkok, saka mo ilagay yung itlog, maluluto lang sa init ng sabaw. Pwede din, ipito mo siya, kung ayaw mo ng malasado, gusto mong, ano, talaga siya, ng lutong-luto. Ipito mo lang yung itlog, saka ilagay, pero mas masarap yung malasado na luto sa steak. Ito na natin siya. Ilagyan na natin siya sa ano. Ito siya kaya. Baka magpalpak din ako. Ilagyan na natin sa malaki. For sure, dito na sa malaki. So, ayan guys. Tapos na, i-off na natin. Nasa medyong low siya, nasa kaligitnaan. Yung pagpapa, ano ko ng gulay, pagpapalambo. So, off na natin. Okay na lang. Okay na siya. So, ang gagawin na naman is i-transfer natin siya na sa gulay. Parang mahirap. Yung gulay. Ano ba? Ayun! Mas madali. Maganda sana yung ano, yung malaking lagalan pala. Masyado maliit yung niluto ko. Kaya hindi ko siya mahalo-halo, no? Kaya ganito ko, kasi hindi ko siya mahalo-halo na pati-pati-pati sa ibaba. Pero, ayan. Wait na. Ilagyan na natin yung itlog. Yung itlog. Ilagyan niya pala. Habang mainit pa siya. Maluluto lang yun. Sorry. Pero yan. Yan ang pagluto niyan. Magkamali na ako sa lagayan. Sayang. Mainit na tubig. Na. Sayang. Pagkakaroon pa. So, yung itlog, ganyan lang yan. Maluto lang yan. Pwede mo ihalo lang. Mainit naman yung sabaw. Ganyan. Ganyan na. Lagyan natin ang style. Yung ramen. Ramen. Halo na lang natin. Ayan, maluluto siya, oh. Sa sabaw. Yan. Tinatawag natin. Kasi halo mo lang siya. Depende sa yung itlog, i-boil mo siya or i-prito. Pero, mas maganda yung naluto siya sa steam. Yan. Wala masyadong sabaw pa. Pero okay na rin ito. Ramen na rin yun. Kung gusto nyo yung dagdagan ng sabaw, mag-init lang kayo ng tubig. So guys, yun ang resulta ng ramen natin. Pero okay naman siya. Masarap naman. Pero medyo nagkamali kasi ako. Kasi
parang masyado siyang ano sa tubig yung dami, no? So at least ginawa ko yung best ko. Masarap naman siya. Nabusog naman ako. So guys, that's all. Thank you so much for watching my channel. And hopefully na-enjoy kayo sa mga video ko. And paki-click na lang po ng subscribe kung gusto niyo pa po mapanood ang lahat ng video na i-download. At i-click niyo na rin po yung bells para ma-notify kayo sa bagong video ko na i-download. Salamat po!